Welcome back mga kagarden. Ang i-share ko po ngayon sa inyo ay kung paano mag-transplant ng sitaw. Ito po kasi ay masyadong siksikan, overcrowded po sila. Ito po yung nakikita ko po sa kanila kapag kasiksikan ay hindi po magtutuloy ang kanilang bunga at may mga kompetensya para hindi po sila lumago at mahihirapan po silang magbunga. Let's go! Ang gagamitin po nating taniman ay yung timba na ginawa kong taniman dati ng patani. Tinanggal ko po yung patani dahil nga po maraming leaf miner na nakatira sa kanya. Doon po nagbe-breed yung mga leaf miner dahil nga po hindi ko siya maabot, kaya pinatay ko na po siya. Ang gagawin lang po natin ay pipiliin natin, kailangan magbawas po tayo dito. Ito nga pala, naglagay po ako ng kanyang trellis, nakaabang na po sa kanya para po kapag gumapang na po ang sitaw, meron na po silang kakapitan. At syempre ang gagawin po natin ay bubungkalin po natin yung lupa para po bumuhaghag, para matanggal po yung mga ugat ng patani. Maglagay po ng butas para mamaya pagkakinuha po natin yung seedling, mas madali po nating itanim. Ayan. So pipiliin nyo lang po yung malago para po ano, tapos titingnan nyo po yung agwat para po hindi po siksikan. At iingatan nyo lang po siya na ibaba para hindi po masira yung ugat ng sitaw. Kung mapapansin nyo po, mayroon siyang bulate. Yan po yung palatandaan na mataba ang ating lupa. Dahil nga po mayaman po siya sa mga dahon, yung mga organic matter na nilalagay ko sa lupa. Yan po. Bali, dalawang timba ang ating tataniman dahil nga po para po maiwasan yung siksikan ng tanim natin. Dahil siguro na-excited ako dahil maraming buto, ganun po yung gagawin nyo. Magbabawas po kayo kasi kapag kasiksikan masyado, maiwasan po yung crowded kasi mag-aagawan po sila ng sustansya ng kakainin, hindi po lalago yung halaman nyo. Para maganda rin po yung kanilang pagtubo at pagbunga. Ayan, para mas sarili nila yung pagkain na inilalagay natin sa lupa. Ayan po. Pagkatapos nyo pong maitanim, padiligan nyo po. So ayan po yung aking baby na si Drew. Siya ang magdidilig ng ating halaman. Kung meron pala kayong ano, galon ng alcohol, huwag nyo pong itapon. Gumawa po kayo ng DIY na lagadera. Ayan po yung lagadera na aking ginawa. Mag-comment naman po kayo kung nagagandahan po kayo. At sa susunod, isishare ko po sa inyo kung paano ko ginawa yung lagadera. Ayan, mag-comment po kayo mga garden kung gusto nyo pong makapanood kung paano ko siya ginawa at gagawin ko po yung video na iyon. At maglalagay po kayo ng potting mix at saka yung bunot ng nyog na galing sa palengke. Hinihingi ko po yun, pumunta po kayo sa palengke, sabihin nyo pahingi po ako ng bunot kasi doon itinatapon lang po nila yung bunot. Ang silbi po ng bunot ay kapag umulan o kaya magdilig ka, hindi po tumatalsik yung lupa. Maganda po yan para po makapag-absorb ng tubig at saka yung init. Hindi po basta-basta matutuyuan ng tubig kapag kayong masyadong mainit. Ayan. So ganun lang po. Kung ano, maganda na isama nyo ang yung mga anak sa paghahalaman dahil minsan ay natutuwa po sila. At ilagay nyo muna sa lilim na lugar para para hindi po siya mamatay. Ayan. Pagkatapos po niyan ay ilagay nyo na po sa direktang nasisikatan ng araw para mabuhay ang ating tanim. So kung ang harap ng bahay nyo ay masyadong tutok sa araw, maglagay po kayo ng net para hindi po malanta ang inyong mga halaman kasi ang pechay ay
Kahit sa light lang po ang kailangan niya, mabubuhay po siya. Kahit hindi po siya natatamaan ng araw, basta maliwanag po yung lugar, mabubuhay po. Ganyan po yung ginagawa ko kapag masyadong mainit, kinocover ko na po siya. Nagdidilig po ako ng umaga, alas 4 ng madaling araw kasi may pasok nga po ako. So ngayon nakapagdilig ako kasi maaga po akong nakauwi. Bali 6 PM na po siya bago ako nakakapagdilig. Ayan, ito na po yung aking labanos na prinun. Lumalabas na po yung kanyang laman. Bali siguro kasi laki na po ng aking hinlalaki yung laman niya mula nung basang ko po siya ng dahon. Masarap po yung dahon ng labanos, mga garden. Igisa nyo po. Ayan, kung mayroon po kayong mga tanim, bawasan nyo po ng dahon para hindi po puro dahon lang ang napoproduce niya. Mas mainam na bawasan nyo po yung dahon para magkalaman. Ayun po. Sana po ay nagustuhan nyo po ang video, mga garden. Kung nagustuhan nyo po, i-like nyo naman po at i-share. At syempre, kung bago ka pa lang sa channel na ito, hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo, pindutin ang bell para updated ka pag meron akong ilalabas na bagong videos katulad po ng paghalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood, mga garden. Ayan po, panoorin nyo po yung aking anak dahil nga po minsan gustong-gusto niyang sumama sa aming vlog. Pasensya na po kung wala po siyang sounds kasi masyadong maingay sa aming paligid, kaya dub na lang muna. Saka na lang po yung live na vlog. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye! Ay, kung gusto nyo po malaman yung mga pataba, panoorin nyo po yung mga ibang vlog ko. Salamat!